Hi, hello mga kateknik. Mayroon naman akong experiment na generator, electronics generator ito mga kateknik. Experimentong ko lang ito at titingnan ko kung gumana talaga itong gagawin ko kung bumigay talaga ng medyo magandang kuryente na easy volt mga kateknik. Yan. Titingnan ko lang kung talagang magbibigay siya ng mataas na amperahe mga kateknik. Yan. Kaya yan, manood kayo mga kateknik kung paano ko ayos ang kanyang amperahe mga kateknik. Yan, ang aanuin ko dito mga kateknik yung kung paano ko mapatas yung amperahe, ang output nito mga kateknik. Ang booster rewind nito mga kateknik, mayroon itong capacitor na 60 microfarad, 160 volts yung kada isa. Bali, dalawa itong mga kateknik na capacitor ang ginagamit ko dito sa generator na ito mga kateknik. Ang kanyang regulator mga kateknik, yan, 12 volts ang input, ang output niya ng mga kateknik na 10 volts lang mga kateknik ang output niya. 8 pirasong regulator itong mga kateknik ang gagamitin ko dito sa ini-experimento ko itong generator na ito mga kateknik. Ang output nito nasa 24 volts ang output lang nito mga kateknik, pero AC volt na siya mga kateknik. Yan. Running capacitor mga kateknik ang gagamitin ko itong capacitor, yung non-polar siya, kasi ang winding niya nag-output siya na AC volt mga kateknik na umaabot ng 40 hanggang 50 volts siya mga kateknik. Yan. Ang ginamit ko mga kateknik na magnetic wire number 16 mga kateknik ang ginamit kong magnetic. Ang haba niya umabot lang siya mga kateknik ng yung exciter niya umabot lang mga kateknik ng 2 meters. Yung output niya umabot lang siya ng 6 meters mga kateknik. Yung pambooster niya mayroon siyang 8 meters mga kateknik kada isang rewind. Yan mga kateknik. 8 piraso pala yung exciter niya mga kateknik ang rewind. Ang linagay kong magnetic wire. 6 na pirasong spirit core mga kateknik ang ginamit ko dito na 2 inches ang laki niya. Ang kapal niya 1/2, yung loob niya 1 and 3/4 ganyan mga kateknik ang pakalaki nitong spirit core na ginamit ko dito mga kateknik. Kaya panoorin niya na lang ninyo hanggang sa matapos tayo, hanggang sa makapag testing tayo nitong simpleng generator na ito kung gumana talaga o kaya makakuha tayo ng medyo magandang amperes na mataas siya. Kailangan kasi sa generator medyo talaga dapat mataas ang ampere, hindi pinag-uusapan naman dito yung
Voltahe, kasi ang voltahe madali lang patasin, pero importante talaga dito sa generator nito makuha ko yung pinakamataas na amperahe niya. Yan mga katiknik. Mga katiknik, ang direction ng turns nito para ka rin nagre-rewind ng isang generator, mga katiknik. Parehas ang turns niya, mga katiknik. Kung paano yung pag-rewind ng isang generator, yung pinaka-stator niya, ganun din ang rewind ito, mga katiknik. Pati na yung pinaka-exciter niya, mga katiknik, ang rewind, ganun din, parehas din ng sa generator, na yung ordinaryong generator ang winding ito, mga katiknik, yung direction niya. Shout out mga katiknik sa mga nanonood ng aking mga video. Sana may matutunan tayo dito sa eksperimento ko ito, mga katiknik. May makuha tayong maganda-gandang setup sa paggawa ng isang electronics na generator, mga katiknik. Kung mapansin ninyo, mga katiknik, mayroon itong one turns na winding, bali apat na piraso siya, mga katiknik. Ang kapal ng aluminum niya 0.10 ang lapad niya, mga katiknik. 3/4 siya, mga katiknik. Siya yung nagsisiparit ng magneto, mga katiknik. Yung one turns na coil na yon, mga katiknik. Kung mayroon kayo, mga katiknik, na may sasuggest sa akin, comments nyo na lang ako, mga katiknik, para medyo madagdagan naman ang aking kalaman dito sa ginagawa kong ito, mga katiknik. Ha? May tao daw po. Si Sai.
Thank you.
Thank you.
Ay, pilip ka na sa dito. Diba? Dakol. Yun na yung salit. Ako, salit pa na. Ito. Ako, salit. Na ano? Mayo. Ay, kung na-aram pa niya ako na sa ay. Anong yun yun, pai? Diba ko? Harin. Ano pa alam yun? Harin. Dakol. Tanchok. Tancho. Thank you.
Thank you.
Sabi ni Sai, hindi siya na lola. Si lola, anangan mo, si mama mo. Ah, si mama mo. Ayos, sige. Mabagang.